Kasi Mero Cuadro alas magsisimula na nga po ng kanyang training sa kanyang bagong boxing promoter at Naoya Inoue handang labanan at wala lang lusot dito sa laban nila o big matchup ni Casimero Angas ng Pinas. And bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, please huwag kalimutan mag-like and subscribe and always hit the notification bell for more boxing update. At dahil nga po mga idol, alam natin na bago na po ang boxing promoter ngayon ni Casimero Angas ng Pinas, no, ay matutupad na gusto niyang laban dito kay Naoya Inoue. And as of now, itong si Inoue tinanggap na, no, ng kanilang promoter na talagang lalabanan nila itong si Alas. Wala na po silang maidadahilan ngayon. Noon or dati, nakakapagdahilan pa sila dahil MP pa or Manny Pacquiao Boxing Promotion ang humahawak dito kay Casimero Angas ng Pinas. Hindi nagkakasundo sa pera at walang mailabas na budget ang MP para maikasa ang laban. Yun po ang isa sa reason, no. Kaya nga sabi ni Naoya Inoue noon ay humanap ng malakas na boxing promoter etong si Angas ng Pinas para ikasa yung laban nila. Dahil syempre pag-uusapan niya mabuti. At dahil nga po lately lamang, no, recently ipinost na nga po Angas ng Pinas ang kanyang magiging boxing promoter, no, ay isang bigating promotion sa larangan ng boxing. At ang tinutukoy po natin dyan ay ang Floyd Mayweather promotion. Napakalaki po ng advantage ni Alas dito. Ang pagkakataon niyang yumaman at ang opportunity na makalaban at talunin itong si Naoya Inoue. Tulad ng aking sinasabi, once in a lifetime lamang po ito. Kapag ka nag-failed itong si Casimero, natalunin po itong si Inoue, ay masasayang po lahat-lahat ng kanyang paghihirap, no, or lahat ng kanyang sakripisyo na maikasa yung laban na ito. So dapat i-make sure po ni Casimero, no, ngayon pa lamang mag-training na siyang mabuti. At alam naman natin hindi mangyayari po sa Japan ang laban bagkos sa Amerika, dahil malakas po or mas malakas ang kapit ng boxing promoter nito pong si Casimero Angas ng Pinas. Wala na pong magagawa dyan si Inoue unless kung susuko sila, no, hindi nila madedepensahan ang title niya ay si Casimero ang itatanghal na panalo. Pero dapat labanan pa rin ni Inoue itong si Casimero para mapatunayan kung sino ba talaga sa kanila ang magaling. Dahil nakita nyo lumaban ng ating kababayan na si Tapales dito kay Inoue, walang nangyari, no, nakakapantlata yung laban, no, parang halatang bentang laban yung nangyari. Pero dito kay Casimero, tulad ng sinasabi niya noon, kapag napuruhan ni Naoya Inoue itong si Casimero, ay doon siya mas gaganti ng mas matitinding suntok. Wala pong ganung ginawa itong si Marlon Tapales, bagkos puro pabugbog lang ang ginawa. So nakakaawa yung nangyari. So tulad ng aking sinasabi, huwag po kayong mag-alala kahit sa ibang promoter po si Alas maglaban, no, or kumuha sa kanya, no, ay karangalan pa rin ng bansang Pilipinas ang may tataas kapag ka nanalo siya, kasi Pilipino po ang tatalo dito. O sana Naoya Inoue nito halimbawa ng Japan. Mga kaibigan, patuloy ko kayong update and please pakiusap, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for more boxing update. Maraming